Mula kay Pinoy Mystery Channel, mga tol. Putin, naghasik daw ng lagim at ginawang impyerno ang Ukraine. Uy, diba itong mga nakaraan na babalitaan natin, umaabanse ng opensiba itong Ukraine, mga tol. Pero ngayon ay bumawi ata ang Russia at ginawang impyerno daw ang Ukraine, mga tol. Ito, alamin natin at pag-aralan natin to. Baka meron tayong mga mapupulot din na aral dito, mga tol, para hindi na natin panaisin o wala nang mag-wish na kahit sino man sa ating mga Pinoy na danasin din natin ngayon ng dinadanas nila, no? So itong video yung panonoodin natin ay mula kay Pinoy Mystery Channel. At bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanya. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Pagsalakay ng Ukraine sa Russia, ika-apat na linggo na mula nang ginulat ng mga Ukrainian si Putin, at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila na itataboy. Wasak ang mga tulay papasok at hindi makadepensa ang mga Ruso. Pinatawag ang ilang pwersa ng Russia sa Donbas upang bantayan ang Kursk nuclear power plant. Mukhang may natunugan si Putin na masamang binabalak ng Ukraine, kaya pinaulanan ito na sangkatutak na missiles at drones. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na humingi ng pahintulot si Zelensky sa kanluran na tirahin ng direkta ang Moscow. At ang banta ay kung ano ang ginawa nila sa atin, ipadadanas din natin sa kanila. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Klase talaga si PMC. The Borderland. Ika-apat na linggo na mula nang sumalakay ang militar ng Ukraine sa loob ng Russia. Ang rehiyon ng Kursk na ilang daang kilometro lamang mula sa kapital ng Moscow at ilang oras lamang ang layo sa Kursk Nuclear Power Plant. Pinalibutan na ng pandepensa ang planta kung sakaling salakayin ito ng mga Ukrainians. Masama ang magiging kapalaran ng Russia kung ito ay mapapasakamay ng kanilang kalaban. Napagtanto ng mga analyst na hindi ito pwedeng bombahin ni Putin kung magkakaroon ng ekwentro sa mismong gusali. Ilang batalyon ng mga Ruso ang pinatawag upang pumulong sa Kursk. Kasama dito ang kasundaluan ng Chechnya na mukhang handang lumaban. Habang abala ang mga Ukrainian sa pagtaguyod ng base sa Kursk at pakikipaglaban sa Donetsk, naganap sa bansa ang isang masaklap na pangyayari. Naglunsad si Vladimir Putin ng isa sa pinakamalaking pag-atake sa Ukraine. Halos kalahati ng buong bansa ang nagliyab. Nako. Sinabi sa AP News, Lunes lang, ika-26 ng Agosto, na nagpaulan ng nakamamatay na missiles at drones ang Russia sa halos kalahati ng buong Ukraine. Isa sa pinaka- Over half nga daw, no? Higit pa sa kalahati. Malaking pag-atake mula pa noong ginera sila taong 2022. Una, daang-daang mga drones ang umulan sa eastern, sa northern, southern at gitnang rehiyon ng Ukraine. Tapos, sinundan ito ng sangkaterbang ballistic missiles. Marami ang napabagsak ng air defense, subalit daan-daan ang nakalusot. Gabi na noong nagsimula ang pagbomba, lakas ng bawi, tahimik sa ilang syudad, marami ang natutulog na mahimbing, marami ang katatapos lang sa trabaho. Hanggang nagsimulang tumunog ang emergency siren sa ilang bayan at nataranta ang marami. Walang lumabas na balita o walang babala sa kung ano ang mangyayari. Hindi nila alam na sa loob ng ilang oras, mararanasan nila kung gaano kainit sa impyerno. Heto na nga, dumagundong ang ingay ng mga drones sa ere
at nayinigang lupa ng daan-daang pasabog ang nasaksihan sa halos kalahati ng buong bansa. Makita nyo mga tol ha, nangyayari yung mga ganito mga tol. Ito yung hindi natin gusto eh. So sana kapulutan natin ng aral itong mga ganitong senaryo o ganitong mga bagay. Diba? Hindi na talaga natin ito nanaisin. Kita mo, natutulog, nagpapahinga yung iba galing sa trabaho, tapos magugulat ka na lang may ganito. So etong mga ganito mga kapatid, sabi nga, learn from others' mistake. Diba? O, kailangan nating matutunan itong mga ganito. Mga imbaka ng langis, mga gusali ng kuryente, at mga base militar ang isa-isang sumabog. Mm-hmm. At ang masaklap dito ay maraming sibilyang gusali ang nadamay. Ilang oras na magalang sinabing isa sa pinakamalaking pag-atake ng Russia sa Ukraine. Makikita sa mga balita yung mga taong nasa subway naghihintay na tumigil ang pag-atake. Maraming hindi na lumabas ng bahay at inabisuhan ng pamahalaan na manatili sa loob hanggat hindi paligtas. Grabe. Marami din ang hindi nakapagtrabaho, hindi nakapasok sa eskwela. May mga tindahan sa mga mall na nagsara. Yung iba, doon na naglagi hanggang kinabukasan. Diba? Imbis na kapayapaan, maganda ang araw natin, diba? Papasok sa trabaho, papasok sa paaralan, gagawin natin yung araw-araw nating ginagawa. Ganito, diba? Ang hirap nung ganyan mga tol. Pero ito lang ah, hindi tayo pwede magpaape. Diba? Kailangan natin talagang harapin yung mga banta na ganun, katulad nung nangyayari ngayon dito sa West Philippine Sea. Pero hindi tayo pwedeng umasta na akala mo malakas. Tanggapin natin sa sarili natin hindi tayo ganun kalakas. Pero wag naman natin tatanggapin na papaalipin na lang tayo. Diba? Nandun tayo lagi sa balance. Diba? Kasi kung makikita naman ninyo, halos hindi na pumapalag talaga yung ating mga kasundaluhan eh. Whenever na inaapi tayo mga tol ng China. Tayo naman ay nagpapaano lang, no? Parang nagpapakumbaba na lang mga tol at gumagamit lagi tayo rito ng diplomatic protest. Kasi itong mga ganitong balita na nasasagap natin sa ibang bansa mga tol, ito mismo yung eksaktong mga balitang ayaw nating mabalitaan na nagaganap mismo. Diba? Dito sa atin, dito sa lugar natin, mga tol. Diba? Kaya siguro buti na lang din talaga na daan sa training yung mga sundalo na magiging, alam mo yung patience nila at hindi sila papayag na manggaling sa atin yung dahilan kung bakit mangyayari sa atin yung mga ganitong klaseng bagay. May mga in-interview na naglabas ng kanilang galit sa ginawa ni Putin sa bansa. Wala naman silang magagawa sa ngayon kung hindi manalangin na hindi madamay ang kanilang pamilya. At marami naman na nakaligtas sa pagbomba. Pero may ilang naging masama ang kapalaran. Yun lang. A senior U.S. official tells CBS News that Israel is not sharing its plans with the U.S. but said some within the administration. Humingi ng tulong ang pamahalaan sa kanluran na depensahan ng bansa mula sa drone at missile strike ni Putin. Dahil sa walang mabisang air defense ang Ukraine laban sa sangkatutak na pasabog. Maraming napabagsak pero huli na nang dumating ang tulong kaya marami ang tumama. Pinakita rin sa social media ang mga nagliliyab na gusali, nawasak na dam at yung hydroelectric plant sa Kyiv. Pero may mga nadamay na apartment sa bayan ng Lutsk. Ito pa lamang ang lumabas sa balita. Hinihintay pa ng mga Ukrainians ang buong ulat kung gaano karami ang nawasak. Matapos ang nakakatakot na pangyayari, ingay ng mga sasakyan ng bombero, ng pulis at mga volunteers ang umalingaw-ngaw sa kalsada. Grabe din si Putin. Kinabukasan araw ng Martes, paglabas nila sa kanilang pinagsilungan, mga nasa bahay, sa mga apartments, sa anumang pinagtaguan, hindi sila makapaniwala sa bumalaga sa kanila. Mm-hmm. Nasaksihan ang mga malalaking sunog sa kung saan-saan. Nagkakagulong tao at nagtatakbuhan. 3 taon silang nagtiis na mapalayo sa kanilang minamahal. 3 taon nilang sinikmura ang libo-libong namatay, mga kamag-anak, mga kaibigan at kapitbahay. 2024 na at ganun pa rin ang sitwasyon. Mm-hmm. Dahil sa isang digmaang hindi nila sinangayunan. Yeah. Ang hiling ng lahat ay kapayapaan para sa kanilang bayang sinilangan. Tama. Paano nga ba magkakaroon ng magandang kahihinatnan kung ang pakay ni Putin ay ubusin ang lahi ng mga Ukrainians? Grabe.
Pero lagi natin tatandaan mga tol ah, ang Diyos ang hatol. Diba? Ang pinakamatinding kaparusahan mga tol, wala rito sa lupa. Pinakamatinding kaparusahan sa impyerno. Nandudun yun. Araw at gabing ilulubog sa kumukulong asupre, walang kapahingahan yun mga tol. Magpakailanman, yun ang nakalagay sa Bible mga tol. Anong matinding ganti ang binabalak ng Ukraine? Sinabi sa Reuters noon lang ika-27 ng Agosto na ang pagpapasabog ng Russia sa power grid ng Ukraine ay ang pinakamalaking pag-atake at ang gamit ay mga sandatang high precision. Dahil dito, pinaputol muna ang kuryente at tubig pansamantala. Binalita sa Moscow Times na inulat sa Poland na may mga bumagsak sa kanila galing Ukraine na violation sa kanilang airspace. Pinaghihinala ang tinamaang drone ang bumagsak. Sa una, naalarma ang mga Polish kung ano ang nakapasok sa kanilang teritoryo. Baka nga naman tinira na rin sila ng Russia. Nabahala ang mga taga-kanluran at lalo na yung mga karating na bansa dahil kung may naligaw na ballistic missile sa teritoryo ng NATO, siguradong magkakagera. Tama. Siyempre, babawi yun. Pinakita sa mga video ang ilang Ukrainians na nasa ilalim ng subway, nagtatago, pero kumakanta ng kanilang pambansang awit habang tuloy-tuloy ang pagsabog sa labas. Marahil ito ay kanilang paraan upang mahimasmasan ang kanilang nababahalang isip. Siyempre, hindi natin gusto mangyari yan. Kutsa, saan tayo pupunta? Diba, saan tayo pupunta? Hindi nila alam ang mangyayari. At kahit sino ay, posibleng madamay. Gayunpaman, marahil ang kanilang dalangin ay narinig sa langit. Dahil matapos ang ilang oras, huminto ang mga pasabog. Marami ang nakaligtas, pero may ilan ang inulat na namatay. Maraming napasabog sa kapital ng Kyiv, mga power grids at iba pa. Ganon din sa ibang rehiyon, sa bayan ng Volyn Zhytomyr at Rivne, sa bandang itaas ng bansa. Ganon din sa Khmelnytsky at Lviv at kung saan-saan pa. Marami ang nagsasabi na ito ay parusa ni Putin sa Ukraine dahil sa kanilang pagpasok sa Kursk. Wala daw karapatan ng mga Ukrainians na salakayin ng kanyang bansa. Sentimientong sinang-ayuna ng mga kaalyado ni Putin na kesyo kasalanan daw ng Ukraine kung bakit sila ay natake. Kesyo kung nagpasakop na lang sila ay hindi tatagal ang gera. Mas mabuti raw na mabuhay kahit na alipin kaysa mamatay na isang bayani. Ano man ang punto ni Putin at ng karamihan, mukhang hindi ganyan mag-isip ang mga Ukrainians. Sinabi sa The Wall Street Journal na gustong gumanti ng mga Ukrainians at nanawagan sa kanluran na tanggalin ang pagbabawal sa kanilang missiles na atakihin ng Russia. Marahil na pag-isipan ni Putin na ang Kursk kung nasaan ang mga Ukrainians ay ilang daang kilometro lamang ang layo sa Moscow at St. Petersburg. Napag-isipan na gusto itong atakihin ng Ukraine kung papayagan sila ng kanluran dahil may kasunduan ng dalawa na hindi nila gagamitin ang Storm Shadow missiles pang atake sa Russia. Kaya marahil ay inunahan na sila ni Putin. Ayon sa The Guardian, noon pa hinihingi ni Zelensky ang pahintulot na magamit ang Storm Shadow sa loob ng Russia, sa Moscow at sa St. Petersburg. Inulat sa Independent na sinabi ng Prime Minister ng Britanya na whether on the front line or here on your second home in the UK, we are with you today and always. Sa madaling sabi, tutulong ang UK sa Ukraine hanggang sa huli. Isang pangakong ikinagalak ng Ukraine kung matutupad. Siyempre, kung nasaan ang Britanya, nandyan din ang Amerika. Mula pa noong unang digmaang pandaigdig, ang dalawang bansa ay matagal nang magkasangga. Kaya kung tutulong ang United Kingdom, asahan mo, nasa likod nito ang Estados Unidos. Marami ang nagsabi na kung walang tulong na natanggap ang Ukraine, matagal nang tapos ang labanan. Kaya naman malaki ang pasasalamat ng maliit na bansa sa mga nagbibigay ng armas panlaban kay Putin. Marahil sa hinaharap,
malalaman natin ang tugon ng kanluran sa hinaing ng Ukraine kung payagan silang atakihin ang mga syudad ng Russia. Baka nga naman dumating ang oras na huli na ang lahat. Nanggigigil silang makabawi eh, no? Anong aral ang mapupulot dito? Isang matinding pag-atake ang ginawa ni Putin sa maliit na bansa ng Ukraine. Dandang pasabog ang umulan sa kanyang kapitbahay. Bagamat nais ni Zelensky na maranasan ng mga Ruso ang ginawa ni Putin sa kanilang bansa, hindi ito basta-basta. Ikatlong taon na ng labanan at ikaapat na linggo na ng incursion, wala pa ring tigil ang putukan. Tumugon man o hindi ang kanluran sa kahilingan ng Ukraine na atakihin ang Moscow at St. Petersburg, depende kung pupursigin ito ni Zelensky. Pero hindi ba't sabi nga, kapag may tiyaga, ay may nilaga. Diba? Ito yung mga bagay, ito sana mga matutunan natin dito for educational purposes lang mga tol, no? Ito mga videong to ay nagpapakita na talagang walang magandang idudulot yung mga ganitong klaseng labanan. Diba? Wala tayo talaga mapupulot dito mga tol. Diba? Na maganda. Kasi it's either way mga tol, kung sino man ang manalo sa kanila, either way pareho silang may damage eh, diba? So, iyon yung bagay na gusto nating iwasan na mangyari dito mismo sa atin. Dahil hindi naman tayo din ganun kayaman. Diba? Ito yung Ukraine, kahit na tinutulungan ng Western, diba? Kailangan pa rin nila magpaalam kung pwede nilang gamitin yung mga sandata na galing din mismo sa Western, diba? Pinadalan sila ng ganyan, meron silang mga ganun, pero di naman nila pwedeng gamitin. E paano yan pag ganyan din dito sa Pilipinas, mga tol? Meron mga kagamitan, for example, ang Amerika na hindi natin basta-basta pwedeng gamitin nang wala silang pahintulot. O di wala rin tayong kagamitan, mga tol. Napakahirap pa talaga ng ating bansa, mga tol, at kailangan natin magpayaman muna. No, kailangan natin talaga magpalakas ng puwersa. So kaya itong gobyerno natin, dinadaan nila sa mga legal na paraan sa paggawa ng mga batas katulad na lamang ngayon ng archipelagic sea lanes na naaprubahan na ngayon sa Kamara at saka sa Senado, mga tol. At pipirmahan na nga yan ng presidente natin by next week, ipapasa na nila yan. At kapag daw yan ay naaprubahan na ng International Maritime Organization, eh talagang magiging ganap na batas na yan kailangan kilalanin ng buong mundo, no? So hindi na sa atin kailangan pang mangyari yung mga nakikita natin nangyayari sa iba. Dahil again, ang matututunan natin dito is, alam mo yun, walang magandang dulot talaga sa atin ang mga ganyang klaseng labanan, no? Kaya wag nyo nang iwi-wish, mga tol. Wag nyo nang iwi-wish. Alright, ho. Hanggang sa muli, mga kapatid, maraming salamat sa iyong pagsama at panonood dito sa atin at kasabay ko manood dito sa video ni PMC. Maraming salamat din kay Pinoy Mystery Channel. At meron na naman tayong napulot na panibagong aral, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.